Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan. Naabutan ni Camille si Andrei na muntik ng mahulog sa building. Nasa rooftop ito at lasing na lasing. Umiiyak si Andrei at nakayakap kay Camille habang sinasabi na hindi daw siya basura. Habang umiiyak si Andrei ay sinasabi niya na hindi siya basura. Tinanong ni Camille si Andrei kung kaya niya bang tumayo, pero humiga ito sa sahig. Humingi ng tulong si Camille sa guard para madala si Andrei sa kanyang opisina. Pinahiga ni Camille si Andrei sa kanyang sofa sa opisina at nagsuka ito. Nakita ni Andrei ang Game Boy. Tumayo siya at kinuha ito para itapon. At sumigaw siya na hindi daw siya basura. Sa ospital, naka-recover na si Elvi kasama niyang kanyang asawa at ang kanyang anak na si Kelvin. Tinatanong siya ni Victor kung kamusta ang kanyang pakiramdam at sinabi niya na medyo masakit lang pero okay na siya. At sinasabi ni Elvi na gusto niya na daw lumabas kinabukasan pero pinigilan siya ng kanyang anak at asawa. Nag-alala ang kanyang asawa at anak at sinabi nito na huwag matigas ang ulo dahil muntika na lang daw siya. Pero sinabi ni Elvi na huwag silang mag-alala dahil hindi sila iiwan ito. Naalala niya ang salitang hindi iiwan dahil iniwan niya ang kanyang anak na si Andrei. Naalala niya ang sinabi ni Andrei sa kanya na natatakot ito dahil baka ayaw na siyang balikan ng kanyang ina. At sinabi niya pa kay Andrei na tatandaan daw na kahit kailan ay hindi niya iiwan ito. Sa opisina naman, pinunasan ni Camille si Andrei para mahimasmasan ito. Naaawa si Camille kay Andrei dahil kitang-kita niya na kahit nakapikit ang kanyang mga mata, ay patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Pinunasan ni Camille ang luha ni Andrei at itinapat niya ang kanyang kamay sa dibdib nito at sinabi na ang bigat pala ng dinadala mo dito. Binisita ni na Marvy si Elvi sa ospital at dinalhan ng pagkain. Pero sinabi niya na wala daw siyang gana. Nakatanggi si Elvi sa subo ni Camille at sinabi niya na masarap daw talaga mag-alaga ang kanilang anak. At sinabi ni Camille kay Elvi na hindi niya daw pwede itong pabayaan. Nandito kaming lahat para sa'yo, tandaan mo yan, ang sinabi ni Marvy kay Elvi. At nagsalita rin si Paula na sama-sama patak-patak. Nagtanong si Elvi kung paano daw ang kanyang hospital bill, kung paano daw ito babayaran. At sinabi naman ni Camille na huwag na daw nitong isipin. Sinabi ni Elvi kay Camille na hindi na daw ito nakakapag-ipon, pati ba naman ang hospital bill ay kanya pang poproblemahin. At sinabi ni Camille kaya nga daw pera dahil pang gastos, ang pera daw ay napapalitan pag nawala. Pero pag nawala daw ang kanyang mamang Elvi ay walang kapalit. Kaya sana naman daw ay magpagaling na si Elvi at hindi niya daw kakayanin pag nawalan pa siya ng isa pang nanay. Pinagpiyestahan si Adrian ng kanyang employee dahil ito ay tulog na tulog. Naabutan ni Cedric at napigilan itong picturean siya. Ginising ni Cedric si Andrei at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Pumasok din ang kanyang sekretary at sinabi nito na tumawag ang sekretary ni Mr. Mercado para magpa-meeting. At tinanong niya ang kanyang sekretary kung ngayon ba at sinabi niya na yes sir at pinakuha niya ito ng damit. At sinabihan niya si Cedric kung pwede daw siyang mabigyan ng tubig. Sinabi ni Camille sa kanyang mga tiya na may job interview daw siyang tatlo. At sana naman sa tatlong iyon, meron kahit isa. Kaya sinabi ni Camille na huwag na daw isipin ang kanyang panggastos. Nagtanong si Paula kung tapos na daw ba siya sa kanyang racket. At nagtanong si Paula kung anong pangalan daw ng kanyang boss at sinabi nga ni Camille na Andrei Legaspi. Napatingin si Elvi sa dalawa at sinabi din ni Paula na sayang naman. Pero sumagot si Camille na hindi rin dahil sobra daw hirap pakisamahan. At nabigla si Elvi sa sinabi ni Camille. At sinabi ni Elvi na bakit daw. Sumagot si Camille na napakayabang at napakaangil. Pero sinabi ni Camille na naintindihan niya na daw si Andrei na may pinaghuhugutan daw at malalim. At sinabi ni Elvi na katulad ng... At nakikinig silang tatlo sa sinasabi ni Camille na naabutan niya daw si Andrei na lasing at galit na galit. At nagsisigaw pa daw. Nagtanong si Elvi kung bakit daw at sinabi ni Camille
na sinasabi niya na basura daw siya. Basura daw ang trato ng mundo sa kanya. At ikinuwento ni Camille na nung bata pa daw si Andre ay iniwan na siya ng kanyang ina. At nagtinginan silang tatlo sa sinasabi ni Camille. At sinabi pa ni Camille na kung tutuusin ay nasa kay Andre na lahat. Hindi lang mayaman kundi napakayaman. Successful at matalino pa daw si Andre. Pero sinabi ni Camille ang pinakaimportante ay ang alaga ng isang ina na wala si Andre. At sinabi pa ni Camille na siya daw kahit wala na ang kanyang mamay, meron namang tatlong nag-alaga sa kanya at tumayong ina. Na inalagaan daw siya at minahal at itinuring na parang tunay na anak. Pero samantalang si Andre daw ay pinabayaan ng kanyang ina. Again, subscribe!